Buenos dias, buenas tardes at buenas noches na din sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Pag-usapan po natin ngayon yung batas tungkol sa bigamy at sa anti-violence against women and children. Gusto kong i-share sa inyo ngayon ang isang istorya ng aking dating kliyente na aking naipadala sa Canada upang mag-participate ng work and study program. Nakumpleto niya yung 2-year diploma program. Nakapagtrabaho siya at nakakuha ng open work permit kasi alam niyo po ba na sa Canada kapag ikaw ay nakatapos na ng pag-aaral, kahit isang taon lang yan or 2 taon na diploma program, ikaw ay bibigyan ng 3 years open work permit on the basis of the 2-year diploma program. At kapag ikaw ay nakakumpleto ng at least 1 year full-time work experience, you are now eligible to file for an immigrant visa under the express entry program. Yan po ang istorya ng ating kliyente na tatawagin po natin sa pangalan na Michael. Napakagandang istorya eh, dahil papunta na siya doon sa road to success, to becoming an immigrant and later on magiging citizen niya sa Canada. At pwede niyang ipetisyon yung kanyang asawa at kanilang mga dependent children. Kaya lamang nitong nakaraang mga linggo ay nagpunta sa atin ang kanyang esposa at nagsusumbong. At ganito ang nangyari. Yun daw si Michael na ngayon ay nag-file na ng immigrant visa ay na-discover niya na mayroong kinakasama sa Canada. Kaya naman pala tumigil at nagkaroon ng withdrawal of financial support itong si Michael sa kanya at sa kanilang mga dependent children. So medyo nahihirapan dahil itong misis ay fully dependent financially kay Michael. So ang mas malala dito ay nadiskubre ni misis na itong si Michael ay may kinakasama na sa Canada. At ang mas malupit dito, si Michael pinakasalan yung kanyang kinakasama sa Canada, doon sa Ontario, Canada. So, ang isa pa sa pinakamasakit sa damdamin ni Mrs. ay ang nang malaman niya na ang pinakasalan ng kanyang esposo na si Michael ay yung kalaro niya dati sa basketball. So, alam na this. Kalaro sa basketball ang pinakasalan ni Michael. So, kasi naman doon kasi sa Canada ay allowed yung same-sex marriage. So, nalaman niya, tinawagan ni Mrs. si Michael at nung kanyang nakausap over the mobile phone at sinabi niya, Michael, bakit hindi ka na nagpapadala ng suportang financial dito sa atin? Ang sabi ba naman ni Michael, wala na si Michael dito. Hindi, ikaw to eh, si Michael to. Patay na si Michael, si Michelle tong kausap mo. So, ganun. So, si Michael pala ay tinatawag ng Michelle ngayon doon sa Canada dahil siya ay nakikisama na, nagpakasal sa kanyang boyfriend doon sa Canada. So, malungkot ang naging pangyayari at itong ngayong asawa, si Mrs. ay kinausap ako kung ano daw ba, paano niya po proteksyonan ang kanyang mga karapatan at ang karapatan ng kanyang mga dependent children. Sabi ko kay Mrs., as much as possible kasi ako, hindi ako nagre-recommenda na, sige, demanda natin. So as much as possible, we try to advise the client or the friend. Kasi naging kaibigan ko na din itong misis ni Michael. Ang sabi ko sa kanya, kung doon maligaya si Michael sa pagiging Michelle, ay kausapin mo na lang at sana ipagpatuloy yung financial support. Kung doon siya sa maligaya sa katawan ni Michelle, hayaan mo na, hindi mo na mapipigilan yan. Dahil, nagdagdag bawas eh. Sabi tuloy sa akin ni Mrs., ano yung dagdag bawas, sir? Yung dagdag. Yung dagdag ng boobs, tapos nagbawas ng lawit. So, pinapatawa ko si Mrs. dahil umiiyak nandun sa aking opisina. At yun nga, sabi ko sa kanya,
Although hindi ka naman pwede kasi mag-file ng bigamy sapagkat ang bigamy ay isang sitwasyon na kung saan any person who is legally married and that marriage is still subsisting contracted another marriage, no, without dissolving first the first marriage, that is bigamy. Kaya lang sa ating kasi ang ating criminal law ay territorial in character. So, dapat yung lahat ng essential elements nandito at kapag yung contracting of a subsequent marriage, eh, hindi naman nangyari dito sa Pilipinas. So, malabong malabo talaga na makapag-file ng reklamong bigamy. So, ang sabi ko sa kanya, pwede ka din sana magreklamo pero I would not recommend ayusin nyo na lang to. Pero in-explain ko na din sa kanya yung kanyang karapatan sa ilalim ng Republic Act 9262, otherwise known as the Anti-Violence Against Women and Their Children. Kasi dito, kapag kasi ang mga grounds dito is that there is a physical abuse, sexual abuse, economic abuse, and psychological violence. Dito kasi sa kaso ni Mrs. ni Michael or ni Michelle na ngayon, ay pumapasok siya doon sa ground na nagkaroon ng economic abuse kasi itong si Mrs. ay fully financially dependent kay Michael for a support, ay tinigil ang support. So there is an economic abuse. And then at the same time, nagkaroon ng marital infidelity, no? Yung kanyang pakikisama sa isang katulad niyang lalaki at nagpakasal pa, eh ito ay pumapasok sa psychological violence sapagkat dito ang nagkaroon ng isang act or omission na kung saan itong si Michael sa kanyang pagpapakasal sa katulad niyang lalaki dahil nga naging iba ang kasarian na ni Michael, naging Michelle siya, ay nagkaroon ng mental suffering si Mrs. No, siyempre, nagkaroon ng sleepless night dyan, magkakaroon na ng public ridicule, humiliation, at ang laking kahihiyan nito na definitely magkakaroon ng mental distress, mental stress on the part of the wife. So, definitely there is a violence against the wife dun sa psychological violence and economic abuse. So, but at any rate, sabi ko sa kanya, maaari ayusin natin to at kakausapin ko sa Michael na ipagpatuloy ang suporta sa inyong mag-anak at huwag ka na magdemanda dahil nando sa Canada, mahirapin din tayo tapos napakamahal ng iyong gagastusin kapag ikaw ay nagsampa ng reklamong sa ilalim ng special law na RA 9262. Otherwise known as the Anti-Violence Against Women and Their Children. So, sa amin kasi, hanggat maaari, kung kayang isettle at iwasan ang demandahan between the immediate members of the family. At ganun din naman ang magiging resulta. At the end of the day, mag-decide ang husgado para bigyan ng order itong si Michelle na suportahan si Mrs. So, ba't mo papapaabutin sa husgado na kung saan ikaw ay gagastos ng napakalaking halaga? So, sabi ko sa kanya, sige, voluntary na lang ako sa'yo. Ayusin natin ang kaso mo at nang ito ay mapagpatuloy ang financial support sa'yo. So, sana naman ay huwag mangyari sa inyo at hanggat maaari, masettle ang mga problema within the family at magkaroon tayo ng isang tahimik at masaganang pamumuhay lagi ang isipin natin yung mga kinabukasan ng ating mga anak. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga episodes dito sa Bueno Law and Beyond YouTube channel. Maraming salamat po.